Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pag-aaral sa Filipino. Sa videong ito ay tatalakayin natin ang mga hakbang sa paggawa ng pananaliksik. Itara, aralin na natin. Pero bago yan, bigyan muna natin ng kahulugan ang pananaliksik. Pag sinabi natin pananaliksik, ito ay sistematikong pagsusuri o pagsisiyasat ng isang paksa, pangyayari at iba pa. So pag sinabi natin sistematiko, ibig sabihin maayos, makabuluhan ang proseso. Sistematiko, sistematikong pagsusuri. So ibig sabihin masusing pinag-aaralan yung mga datos, pinaplanong mabuti ang bawat hakbang, pinag-iisipang mabuti. At syempre, kumpleto ang mga datos. Kaya nga ito pa ang sumunod na pagpapakahulugan. Ito ang proseso ng pangangalap sa mga totoong impormasyon na humahantong sa kaalaman. Ito rin ang malikhain at sistematikong gawaing ginagawa para mapataas ang kaalaman. Saklaw nito ang pangongolekta, pag-uorganisa, at pagsusuri sa mga impormasyon para mapalawak pa ng husto ang kaalaman tungkol sa isang paksa o issue. So ito yung mga hakbang sa paggawa ng isang sistematikong pananaliksik. Ito yung hihimay-himayin natin mamaya. Unahin natin syempre yung pagpili ng paksa. So kailangan sa ating gagawin pananaliksik, meron tayong paksa. Ano ba yung aaralin ko? Ano ba yung sasaliksikin ko? At mainam na isaalang-alang ang sumusunod. Ito ba ay kawili-wili o naaayon sa iyong interes? Kailangang masiguro mong kakayanin mo yung paksang pinili mo sa iyong pananaliksik. Sumunod ay dapat meron kang sapat na malilikom na datos, napapanahon at makabuluhan ang mga dapat isaalang-alang sa unang hakbang na pagpili ng paksa ng gagawin nating pananaliksik. Pangalawa, nakapili na tayo ng paksa, paglilimita naman na ng paksa. Sinabi natin paglilimita, gagawin nating specific, gagawin nating particular o tiyak yung ating napiling paksa. So bibigyan natin ng limitasyon upang hindi ito masyadong masaklaw at matapos sa tamang panahon. Sa paglilimita ng paksa, gawing batayan yung sakop ng panahon, sakop ng edad, sakop ng kasarian, grupong kinabibilangan, anyo o uri at sakop ng perspektiba. Halimbawa, ito yung ating paksa, ang pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. So malawak to, no? So kulturang Pilipino, yung kultura nating mga Pilipino, meron malawak, madami, marami tayong kultura. Mayroon sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Pero paano natin ito lilimitahan? Paano natin ito gagawing specific? Paano natin ito gagawing particular? Halimbawa, yan, gagawin nating lilimitahan natin yung paksa. Maaring mag-focus tayo halimbawa sa isang lugar. So, halimbawa, ang mga pagpapahalaga sa kulturang Pilipino sa Region 1 o kaya ang mga pagpapahalaga sa kulturang Pilipino sa Marikina o ng mga Marikenyo. So meron lang tayong particular na aaralin. So sa pamamagitan ng ganito ay malilimitahan natin yung ating paksa. So nakapili na tayo ng paksa. Pangalawa, ilimit natin yung paksa natin. Limitahan natin yung ating paksa. Sumunod ay yung paghahanda ng pansamantalang bibliography. Ano yung bibliography? Talasanggunian. Ano yung talasanggunian? Sanggunian. Reference. Tala. So, ito yung talaan or listahan ng mga reference o ng mga sanggunian o yung mga napagkunan mo ng impormasyon o ng mga datos or yun, ng mga impormasyon. Kaya nga ito ang pagpapakahulugan. Ito ay talaan ng iba't ibang sanggunian katulad ng mga aklat, artikulo, report, periodiko, magazine at iba pang nalathalang material maging sa internet. Basahin ito ng pahapyaw upang matiyak ang kaugnayan nito sa paksa. Ito yung ating pansamantalang bibliography. Isa sa hakbang yan. Ito ngayon yung mga dapat natin isaalang-alang sa paggawa natin ng pansamantalang bibliography o talasanggunian. Yung pangalan ng autor, pamagat ng kanyang isinulat, impormasyon ukol sa pagkakalathala, mga naglimbag, lugar at taon ng pagkakalimbag, pamagat ng aklat, at ilang mahalagang tala ukol sa nilalaman. Ilan sa mahalagang bagay na dapat tandaan sa paggawa ng talasanggunian o bibliography ay ang sumusunod. Una, dapat isaayos natin to ng paalpabeto o kaya mula sa pinakabagong limbag. Pagpapangkat-pangkatin din natin yung mga uri ng sanggunian. At ilagay yung pangalan ng may akda, pamagat ng aklat, tagapaglimbag at taon ng pagkakalimbag. Siguraduhin din syempre na tama ang baybay ng mga salita.
Halimbawang format ng isang talasang gunian. So ito, nakasort yung mga nakuha sa internet, sa magazine, pelikula, at saka sa aklat, at nakapaalpabeto ito, nakaayos ng paalpabeto. Sumunod, pang-apat, yung pagbuo ng pansamantalang balangkas. So, pansamantalang balangkas. So, pag sinabi natin balangkas, di ba? Pagsasaayos ng mga impormasyon o ng mga idea. So, ito ay isinasagawa upang maisaayos yung mga ideyang nakalap natin mula sa initial na paghahanap ng mga datos. So, kailangang isulat natin yung pangunahing idea, susundan ng mga pantulong na idea. So, ilalahad natin ng maayos yung mga idea o yung mga impormasyon. Okay? So, sumunod naman ay ang paghahanda ng iwinastong balangkas o final outline. Kasi kanina, di ba, pansamantalang balangkas. So, kailangan pagkakaroon na tayo ng final outline o yung balangkas na ginawa kanina sa number 4, yung pansamantala, maiwawasto na natin. So, dito muna susuriing mabuti. Dito muna susuriing mabuti yung inihanda mong tentatibong balangkas o yung pansamantalang balangkas upang matiyak kung may mga bagay bang kailangan baguhin o dapat ayusin o tiyakin mo na nakapaloob na doon yung mga mahalagang impormasyon. Okay? At sumunod, yung pagsulat ng borador o sa Ingles ay draft. Diba mula dun sa iwinastong balangkas natin? Or kung halimbawa meron tayong talaan ng dun sa may card, meron tayong mga nakatala dun. Dito na ngayon tayo magsisimulang sumulat ng ating borador o draft. So, kailangan ang sulating pananaliksik ay mayroong panimula, nakababasahan ng mga ideyang matatagpuan sa kabuuan ng sulatin. Ng katawan nakababasahan ng pinalawig na balangkas at ng iyong konklusyon na siyang nagbubuod ng iyong mga natuklasan sa iyong pananaliksik. Yan naman ang dapat lamanin ng ating borador o ng ating draft. And then, ito pa, sa pagsulat ng borador, dapat tandaan at isaalang-alang syempre yung paggamit ng mga pahayag na nagpapakita na rin ng pag-aayos ng mga datos. May mga panandang nagagamit siyaan. Ito yung mga yon. Mga panandang magagamit sa pag-aayos ng mga datos ay ang una, sunod o kaya yung sumunod, saka, bilang, pagtatapos, wakas o sa dakong huli at iba pang mga salitang transition na magagamit natin sa ating pag-aayos ng mga datos. At ang pangpito ay ang pagre-revisa. Diribisahin natin yung gawa natin. Makatutulong ang muling pagbasa sa sinulat para mamataan mo yung mga kamaliang nagawa na syempre dapat maiwasto. Huwag gawing madalian upang maingat na maiwasto ang bawat pangungusap at walang makaalpas na mali. Sa pagre-revisa, pag-ukulan natin ng pansin yung bye-bye, yung kaangkupan ng paggamit ng mga salita, yung gamit ng mga bantas at yung mga istruktura, yung istruktura mismo ng ating mga pangungusap. At ang pang-8, pagsulat ng pinal na manuskrito. Ano yung manuskrito? Yun yung tawag sa pinal na sipi ng isang sistematikong pananaliksik. Yung final output na ng pananaliksik mo. Ito ay dapat syempre nakaayon sa pamantayan o standard na ibinigay ng guro. Tandaan, sa pagsulat ng ating pinal na manuskrito, kung ano ang isinasulat, ikaw ang nililikha. So, ibig sabihin, refleksyon ng sarili ang anumang ginagawa, kaya't kailangang pagbutihan ang pagsulat bilang pagpapabuti rin sa sarili. Ayun lamang, naway mayroon kayong natutuhan sa mga hakbang sa paggawa ng pananaliksik. Hanggang sa muli, disclaimer, ang mayakda ay hindi nagaangkin ang pagmamayari sa mga dokumento, larawan at iba pang mga materyales na ginamit sa araling ito. Mananatili itong pag-aari ng mga orihinal na tagalikha. Ang nasabing mga materyales ay ginamit para sa layuning pang-edukasyon. Maraming salamat! Ito ang ating mga sanggunian. Salamat! Hanggang sa muli! Paalam!